Yung mga corporation at kooperatiba hindi sumunod doon sa guidelines na consolidated. Ang nangyari, bakit umabot na lang sa 2,445? Kasi maraming napatay na... Kasi natin makita sa tao na mayroong successful, mayroong hindi. Yung isa, in the brink of collapse, ang lukban, successful. Success. Pwede po bang maimbitahan din yung chairman ng Francisco Homes Corporation for DOTR. The next... And who from DOTR? Para alam ko kung sinong sisingiling ko. Yung kanyang pong manifestation. Comsec, please take note of that. That the cooperative concern, as mentioned by the Honorable Busita, be invited at the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Wala ka na? Yes, Mr. Chair. Thank you. Pagod na rin ako eh. Inaamin ko naman pagod na ako eh. Mr. Chair, mahirap na hindi ko aminin. Tingin ko, Mr. Chair, wala na po tayong cooperative and corporation to be tackled. Yes, pero... Okay, Mr. Chair. Kayo po ang salita ng salita kanina. Tahimik na tahimik lang ako rito eh. Kaya, ito naman yun. Let me have the last piece. Yeah. Alam po ninyo, sa paningin ko doon sa consolidation, ay inalis po yung mga jeepney drivers at jeepney operators from the road. Inalisan natin sila eh. And we gently force them to join our organization, whether a cooperative or a corporation. Yung kwan, what we did, government, kasi kasama kami sa gobyerno eh. We created a layer of authority again where abuse is very possible. Kikita naman na natin ngayon. And so it is incumbent upon these government agencies to see to it that we do not abuse that because we are part of that layer. Yun yung akin. And for DOTR, given all that has been revealed, with all the problems already mentioned, despite the agencies involved and the funding already provided throughout the years, may I require the LTFRB, DOTC, DOTR, to provide this committee the list of expenditures taken from the GAA starting 2017? Para malaman ko, malaman ng committee na ito, kung magkano na ang government fund na na-spend dito in the 7 years na ginawa natin ito. Whether yung expenditure natin would match yung accomplishment ninyo. Diba? Yes. Which would include the funds for the modernization program, the fuel subsidy, the Libring Sakay program, vehicle subsidy, capacity building, and other related programs connected to this modernization. Para malaman natin kung talagang magkano na nagagastos ng ating gobyerno. Kasi hindi ko maisip-isip na for 7 years, hanggang dito pa lang tayo eh. In the next hearing, I want the things that I have required insofar as the funding is concerned na nandun sa GAA from 2017 up to 2024. Okay? And who will be responsible to submit this? DOTR, Mr. Chair. DOTR. Yes, and who from DOTR? Para alam ko kung sinong sisingiling ko. I will... Thank you. Any other statement? Mr. Chair, can I move to, no? To suspend? Mr. Chair, anyway, actually, okay na sana ako. Tinanong lang ni Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po bang maimbitahan din yung chairman ng Francisco Homes Corporation for the next hearing?
COMSEC, please take note of that. Thank you, Mr. Chair. Sa mga resource persons, do you have any statement to make? Yes, sige. Good evening po, Mr. Chair. Sa ano po kami, sa pro-modernization po kami. Sa nasubaybayan naming hearing, mostly kasi yung nakapagsalita, yung anti-modernization. Ito po, modernization po natin is 7 years na po ito. Yung hindi po natin nakikita na expenses sa kooperatiba at saka sa corporation, yung hardship na dinanas po namin ay hindi po masyado napakinggan. So, may statement po ako sana dito, kaya alam napakahaba, na ibigay na rin po dyan. Ang nice ko lang po nga iparating dito sa committee na ito, na yung mga corporation at saka kooperatiba na dumanas po ng paghihirap dito, ay sana po mabigyan din ng pansin. Marami na po nag-testify na yung mga kooperatiba na naging success, katulad po ng Genesis kanina, mabigyan po natin ng bigat po sana na itong modernization na ito ay mabuti. Katulad po namin may mga terminal, hindi po namin hawak yung mga ano, mga operator saka driver. Pag sinabi nilang uuwi na sila, hindi na sila magserbisyo publiko. Hindi na po namin mapigilan. Kaya nahahamper po yung serbisyo publiko na tinatawag po natin. Napakahaba po ng pila, hindi na po bumabalik kasi kumikita na. Minsan naman po, isa lang yung pasahero, hindi ihatid kasi wala po silang kikitain. Ganun po yung naging sitwasyon po namin. Kaya kami po sumusuporta dito sa modernization na ito dahil alam po namin, yung sinabi na nga po ng Genesis na napag-aralan mabuti, na ito po yung mabuti na proyekto ng gobyerno. Ganun lang po. Salamat po. Para po sa kalaman po ninyo, nung una pa sinabi na namin dito na merong namang korporasyon at saka kooperatiba na maganda ang pagpapatakbo. Sinabi rin namin na meron ding kooperatiba na hindi maganda ang pagpapatakbo. Pangalawa, hindi kami laban sa modernisasyon. Ang medyo kine-question namin ay yung pamamaraan ng modernisasyon. Magkaiba po yun para sa kaalaman ninyo. Kasi maganda nga yung programa, eh kung pag-implementa naman ay hindi tama, ano in-expect nyo po sa amin? Pipikit na lang mata namin? Di po ba? Kasi narinig nyo naman yung mga raming reklamo. Eh paano kung hindi namin gagawin ito? Paano naman yung boses nila? This is the house of the people. Kung meron kang sasabihin, you're free to say so. Kaya nga pinagbibigyan namin kayo eh. Chair. Teka, meron pa. If only we knew that your is as a success story, we should have allowed you a while ago. But hindi namin alam eh. Kaya ito nga mga to, ngayon lang namin nakita eh. Sana kanina, nung sinasabi ni Chair that all those cooperatives, di ba, sabi palista para at least ma-acknowledge, you should have written your cooperative. But next time around, you can read all the ano. No? Yes, para mapagbigyan lahat. Kasi yun ang gusto namin eh. Actually, kaya nga dinala ko yung taga San Pedro eh. Success story sa Cain Lucban eh. Success sila eh. Gusto natin pakita sa tao na mayroong successful, mayroong hindi. Yung isa, in the brink of collapse, ang Lucban, successful. Yung sa inyo, successful. Pakikinggan po namin yun. Pero po tayo dito. Gusto po namin ang modernization. Ang problem yung hindi kaya. Yeah. Good evening, Mr. Chair. And thank you sa time na ito. Kasi napaka-importante kasi na maipagsasabi ko ito dahil concern dito rin ang Region 6. Ma'am LTFRB, na yung subsidy na ini-issue, magkano ba yun? 1.1 million or 2.2 billion something? 285 per unit. Oh, hindi po sir, yung fuel subsidy na ini-release noong 2023 na may deadline ng December 31, marami sa Region 6 na hindi nakatanggap ng mga fuel subsidy. Kasi ang presentation ni RD Osmeña na wala na daw sila control kasi LTFRB Central Office yung nag-approve
at saka yung land bank. So hindi nila alam daw yung distribution ng fuel subsidy, ma'am. So marami doong may mga pasada cards, walang laman, no? Yun lang yung unang concern. Ikalawa po, sir, yung concern natin sa Region 6 at sa Bacolod, yung service contracting program, yung libre sakay. Marami po doon na kahit yung series, nag-engage na ng libre sakay. Nakakainis talaga, nakakalungkod sa mga traditional operators natin na pinaprioritize yung service contracting at saka yung libre sakay sa mga series corporation. Series. Then, sa mga consolidated na mga corporation at kooperatiba, naka-avail lang yung ng mga service contracting at libre sakay, pinipili lang po. Katatlo na concern natin yung Memorandum Circular 2024-001. So, noong sinabi ng Granada Corporation, hindi lang niya kasi na-explain yung details, ma'am. Ma'am, may TSA na sila. May CPC na sila. Yun ang sinasabi ko noong unang ikalawang hearing na 26 sila, nag-withdraw yung 22, 21. So, may TSA na sila. 100% na yung modernized na i-release sa kanila. Din inaalaw sila na mag-withdraw. Sa pangako na ibalik yung kanilang mga prangkisa, pero sa totoo hindi pa. So parang may pangluloko doon sa waiver nila na napirmahan. So ang problema natin doon, hindi lang sa Granada Corporation, halos lahat ng mga consolidated sa Bacolod ngayon, ang problema natin, paano sila makapag-renew ng kanilang prangkisa kasi nakarely doon ang renewal sa certification ng board ng mga korporasyon at kooperatiba. So paano yon kasi yung UNETCO, United Negros Drivers Corporation, kasi hindi ngayon nakarating, dalawang taon na sila hindi nakapag-renew. Kasi pinipili lang ng chairman o board ng kooperatiba doon na pwedeng bigyan ng certification to renew. Ikalawa, yung mga korporasyon ganun din. So anong mangyari sa Granada Corporation? Na hindi sila yung nag-enjoy ngayon sa kanilang 13 units na modernized na na-award, yung apat na lang na tao na hindi pa nagpa-consolidate ng kanilang prangkisa kasi hindi nakatransfer sa pangalan nila yung kanilang prangkisa. So, sila yung may-ari ng korporasyon. Sila ngayon nag-enjoy ng subsidy at nakakuha ng unit ng mga modernized. So, sila wala. Patay sila ngayon kasi yung 22 units nila, hindi sila makapagpasada. Entitled sila na hulihin ng LTO kasi hindi sila nirenew. So, ang problema kasi ngayon ganito, yung sa mga consolidated kasi, yung mga corporation at kooperatiba, hindi sumunod doon sa guidelines ng consolidation na 1:2. Di ba? Yung 1:2 yung consolidation natin na isang modern, dalawang unit o dalawang traditional kasi sa Churit ganun din. So ang nangyari ngayon, wala silang kinoconsolidate yung mga franchise nilang ginagamit, sila na ngayon nag-enjoy ng 13 units nila. Tapos sila wala na ang pakabuhayan, ma'am. Next, ma'am, kasi napaka-importante ito. Ikalawa, paano yung may mga TSE na katulad sa kanila, paano sila makapag-withdraw? Kasi hindi na sila masaya sa consolidation. Hindi sila masaya sa kooperatiba at corporation nila. So may posibilidad po ba na pwedeng ma-nullify yung conformity nila at saka masegregate yung prangkisa nila mula sa one entity sa corporation at kooperatiba? Yun po ang ikaapat na tanong. Ang ikalimang tanong ko po, yung mga sinasabi natin sa Bacolod, 566 lang yung nakakonsolidate. Sa totoo lang, sabi ni Congressman Paduano, totoo yon. 3,778 yung existing franchise ng ating mga operators doon. Ang nangyari, bakit umabot na lang sa 2,445? Kasi maraming napatay na prangkisa.
noong 2017, 2018, 2019 na kinakansila ng LTFRB kasi hindi nag-consolidate. Yun. At sa later December 31, marami din tayong nabuhay na prangkisa. Kasi na-present nating reason na dahil na-chop-chop yung prangkisa through provisional authority, maraming napatay na prangkisa. Pero ngayon, gusto nilang buhayin, gusto nilang i-ano nilang prangkisa na yon. Kasi hindi sila ina-allow na to confirm. So yun ang problema ng Region 6. Ang ika-anim, paano sila marami ngayon, 2018, 2019, 2020 hanggang 2023, hindi pa lahat naka-renew ng kanilang mga prangkisa. So paano yung mga penalties? Kasi gusto na nilang mag-update at buhayin ang mga prangkisa nila. Paano natin ma-consider yung mga penalties sa processing? Except yung naka-update ng December 31. Marami pa doon sa Region 6 ang hindi nakapag-extend ng mga prangkisa nila. No, next. Ang sunod na tanong, ikapito siguro to. Ano mangyari sa mga consolidated operators na malulugi ang kanilang mga korporasyon at kooperatiba? Saan sila babagsak? Oh. Next, ikawalong question. Ang sa LPTRP po, gusto ko lang madam, po ipaalam. Madam, ilan ba yung katanungan ninyo? Kasi unang-una, hindi po kayo dapat magtanong. Sabihin nyo lang yung problema ninyo. Oh, sige, sir. Kasi sige. Bawal po rito na yung resource person ay magtatanong. Okay, so, sorry po. Sige. Sorry po, Mr. Chair. Ma'am, ang gusto ko lang po malaman yung ang LPTRP din sa Bacolod. Na-approve yun noong October 13, 2021. Gusto ko lang po ipaalam kasi nandito din yung DALG. Hindi yun na nakadaan sa public consultation po. Yung LPTRP. Kaya kami sa transport, nag-ano kami to paano yan isuspend muna at pag-aralan yung LPTRP sa Bacolod. Kasi ito yung problema, Mr. Chair. Pagkatapos noong na-approve ng LPTRP for compliance ng ating modernization at loan sa bangko, ang nangyari kasi, iilan lang yung nang mamayari ng mga korporasyon at kooperatiba doon sa mga ruta. So ibig sabihin, nagwo-worry kami kasi pag hindi kami allow, 73% kami na individual ang hindi nakapag-consolidate. So ang gusto ng LTFRB, kasi ang recognize yung ruta ng korporasyon at kooperatiba na na-award sa kanila, so anong mangyari sa amin na 73% na unconsolidated? Sorry ha, ma'am. Dito po kayo nag-stay sa Manila right now? Yes, sir. Opo. Bacolod po. Bacolod? Yes po. Kasi we wanted to explore your problem with the RD 6, ano? Yes po. I'm pretty sure next week he'll be here. Okay po. Para masagot rekta na yung problem nyo. Kasi okay, I'm pretty sure uulitin po natin yan sa susunod na linggo. Yes, so can we kindly abbreviate everything para at least sa next hearing mas maganda yung damdamin nyo kasi andyan yung regional okay, director. Okay po, Mr. Chair. Okay, kasi parang pressure na kasi walang time kasi. Sige po. At si Congressman Busita po ay mag-move na po kasi for adjournment. Eh. Okay po. Thank you po. Sandali thank lang. You po. Sandali lang. Iha, may listahan ka ng inyong mga sinasabi? Yes po. Yes po. Meron ka bang ibang kopya niyan? Actually, Mr. Chair, andoon na yon sa position paper natin nakalagay na napareceive po na sa opisina mo po. So, ang akin lang niya, i-details lang ngayon kasi hindi ko yan na-deliberate dito. Omsek, please provide a copy of the position paper of the good lady to LTFRB so that yes. In the next hearing they can be prepared to answer. Thank you, Mr. Chair. October 10 po yung date. Thank October you. 10? 2023 po. 2023. Yung position paper natin. Yeah. Thank you. Thank you. Anybody else who would want to speak? And the Honorable Busita is recognized. Mr. Chair, I move to adjourn. So, I second the motion, Mr. Chairman.
Is there any objection? Hearing none. The hearing is hereby suspended. Marami pong salamat sa inyo lahat. Thank you.